mga kapanila lang English mga teachers, ano? And welcome back sa bagong video. Today I'm gonna teach you how to make a smooth, slow motion bullet gunshot effect for my latest film, Quarantine. Since maraming nag-request sa inyo na gumawa ako ng tutorial, kaya ngayon, oy. Bakit naman ba? Kapanila lang English mga teachers, ano? Natawag sa kanila. Nung maraming nag-request, dalawa lang kaya. Two is more. Nais ka na nga dito. Gugulo kayo. Parang may makontent naman ako. So, let's roll the intro para makasimula na ako. So, what's up mga kapanila lang English mga creatures, ano? At bago ang lahat, muli nagpapasalamat ako sa 700, ano? 700 subscribers. Salamat sa inyo. Nakaraan 600 lang sa last kong video, ngayon 700 na. Dahil yan kay Sir Ryan Rachel, muli nagpapasalamat ako ulit, sir. Sir, kung nanonood ka, sir. Thank you po. Kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, muli, bibigyan kita ng 10 extra seconds, ano, para mag-subscribe. Okay na? Go ahead, watch your film. Okay na? Naka-subscribe ka na? So, let's continue. So, may mga ilan na nag-request sa inyo na gumawa ko ng tutorial. Isa sa mga effect na ginawa ko dyan ay yung pinakamadali. Promise, madali lang siya. Yung slow motion bullet gunshot effect. Lahat yun ay sa loob lang ng Premiere Pro. Tuturo ko sa inyo kung paano yung gawin. Okay, so nandito na tayo sa Premiere Pro. Ito yung clip ng pag-barrel ko, na kunwari. So, ang kailangan nyo lang para sa effect na to ay syempre, unang-una, footage na maaari bumabaril ka. At second ay green screen na bala. Nakita ko lang to sa YouTube. Lalagay ko yung link kung saan nyo pwede ma-download yan. And syempre, muzzle flashes. So, ang unang effect na ilalagay natin ay ang muzzle flashes. Kuha muna tayo dito sa video na to. Pakadaming muzzle flash na lang. Then yung muzzle flash ay may black. Ang gagawin lang natin, punta tayo sa effects controls at change the blend mode to screen. Then since kung pabaliktad siya, dali lang yan. Punta ka lang sa effects, then search horizontal flip and drag it. And yeah, baliktad na siya. So isasabay natin siya pag click ko ng barrel. Okay, sabay na. So, i-adjust na lang natin yung size and position ng muzzle flash. Okay na. Sabay na. Ang next na kailangan natin ay yung bala. Para tanggalin natin yung green, punta ka lang sa effects and search ultra key. Then, i-drag mo to sa clip and go to effects controls and click the eyedropper tool. Eyedropper tool ba tawag yan? Then, go here. And yes sir, adjust nyo lang yung transparency, highlight, para mawala yung edge ng windscreen. Then, punta ka sa nakauna yung frame, then right click, then click add frame hold. Ginagawa nito ay ginagawa niyang still yung bullet para ma-adjust natin yung paggalaw. Then, right click ka ulit and choose nest. Then, go to effects and search for transform. Then, drag natin dun sa bala. I-adjust muna natin yung size and position ng bala para maging okay siya. Kung okay na sa yung position and scale ng bala, i-animate na natin siya. Click the toggle animation for position, i-animate natin siya. Go over some frames, then position natin taas. If kung okay na sa inyo yung animation na ginawa nyo, punta kayo ulit sa transform, then disable nyo yung checkbox na yan. Then taasan nyo lang yung shutter angle to 180 para natural motion ulit. Para magawa tong parang speed ramp effect ng bala,
kailangan mo ng 3 keyframes. Yung dalawang keyframes ay pinaglapit ko para maging mabilis din, slow mo siya bigla. At yung last keyframe ay nasa dulo ng clip. Kung okay ka na dito sa animation na to, click natin yung muzzle flash and hold alt, then drag it up. Hanapin mo yung part na sa may smoke na sa banda. Then, i-slow mo natin. Then, add some cross dissolve sa dulo. Then, add ka rin ng cross dissolve dito sa gitna. Okay ka na sa effect na to. Select mo lahat. Then, right click. Then, choose nest. Photo effects and search for transform. Photo effects controls. Then click the position, scale, and rotation. Dahil sa pagputok ng barrel natin, i-zoom natin na onte para feel mo. Wow. Then, lagyan rin natin ng motion blur. Disable nyo lang to. And, sa shutter angle, lagyan nyo ay 180 para okay. Kung masyadong mabagal para sa inyo, pagdikit mo lang to, ilapit nyo ulit para mas mabilis. Diba, kung napansin nyo, may motion blur siya. Kasi nga dahil yun sa shutter angle. Then, if okay ka na sa lahat, punta ka sa effects. Then, kung meron kang fake handheld movement preset, which is na-download ko lang din to from cinecom.net, let's pick wide and drag natin doon para hindi siya halata na naka-tripod ka lang. Then, let's just add some sound effects and color grading. Nagamit ako ng LUT mula sa LUT bundle ni Sam Folder para din ako mahirapan. Just add some sound effects and yeah, and here's the result. And yeah, so that's how you make a smooth slow motion bullet gunshot effect inside Premiere Pro. I hope you learned something and you enjoyed this video. Thanks for watching and don't forget to subscribe, like and share this video, and yeah, bye-bye. 'Di ka. Sa tingin niyo nakalimutan ko na. Hindi, boy. Hindi. Hindi. No? Hindi. The last video ko ay nagpa-intro giveaway ako. Kung hindi niyo pa napanood, panoorin niyo na. Ngayon sasabihin ko na sa inyo yung 5 lucky winners. Ayun. Ulit, 5 lucky winners. Ayun. Kung hindi kayo kasama sa winners, huwag kayo magalit sa akin. Pinili ko lang yung sumunod sa mechanics kasi yung mga hindi sumunod sa mechanics, no? Yung may mga existing channels na rin at nag-upload lagi sa kanilang YouTube channels. So, first winner natin is si Kuya Jabez Lee. Congrats sa'yo, Kuya Jabez. At ito yung may request mong intro. Ito yun. Diba, simple lang. Yun yung sabi ni Kuya Jabez. Yun yung kanyang gusto. So, next winner natin ay si Mishi Humuwan. Ito na yung na-request mong intro. Simple lang ulit. Hindi ko alam sa inyo ba't gusto nyo simple. Ito yun. Next nating winner ay si Sir Mark Baduris. Congrats po sa'yo, sir. At ito po yung ito na yung nagawa kong intro na na-request nyo ulit. So guys, nung sinabi ko yung next nating winner ay di pala naka-record yung camera ko. So yung next winner natin ay si Elijah Salazar. Congrats po sa'yo. At ito po yung na-request yung intro. Last nating winner ay si Sir Jason Pagina. Congrats po sa inyo, sir. At ito yung intro na ni-request nyo rin.
So bago matapos tong vlog na to, shout out na tayo. Shout out po kay Sir Saddam Tehol, kay Sir J. Edloy, shout out po kay Eugene Ian Tolentino, shout out din po kay Joey Moneda, shout out po kay Herna Manga at kay Precious Cañete, shout out din kay Kuya Paul Tolentino. And yeah, comment kayo below kung papashoutout kayo. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye.